ito, may papakita ako sa inyo ha. Ito, ito, bida. Ito sa tingin ko ang bida. Ha? Bakit? Eh, ito kasi, ha? Tuloy-tuloy ang trabaho. Bakit kanyo? Oh, ito ha. Oh, ayan. Sandali lang. Huwag ka munang maingay dyan. Oh, antay muna. Oh, antay lang. Hindi kita na-prepare. Ngayon ko lang nakita. Oh, ayan. Okay? Sandali. Mm. Ayan. Okay? Pakita lang natin. Baka kala ninyo eh. Mm. Pasok! Kudarat. 3 milyong piso ang paunang pondo para sa operasyon nito. Nag-abot din ng tulong si Senator Christopher Bong sa mga empleyado at guro na apektado ng krisis dahil sa COVID-19. May ulat si Claudette Loreto ng PTV Davao. Sa ika-109th malasakit center sa bansa, muling pinangunahan mismo ni Senate Committee Chair on Health, Senator Christopher Lawrence Bongo at ibang opisyal ang pagbubukas ito sa munisipyo ng Sultan Kudarat sa lalagitan ng Mindanao. Mismo ang happy din ng Cotabato Sanitarium Hospital ang tumanggap sa check. Ito yung malupit na nagtatrabaho, di ba? Hindi katulad nung iba dyan. Ano? Kesyo sasabihin. May sumisip-sip sa kanya, kesyo puro politika. Ito, Senator Bongo, hindi politika, trabaho talaga. Umaabot hanggang dyan sa Mindanao, talagang namimigay ng mga ganyan, mga tulong. O, di ba? O, ito si Gordon. Panay po na lang sa gobyerno, panay tira lang sa gobyerno, panay tira lang kay Pangulong Duterte. Anong ginawa? Ayun, nasa bahay. Isipin mo yung mga senador natin nasa bahay. Yung isa nagtatanim, nagpa-plantito, plantita. Ito, nasa bahay. Nagmamalaki yung sarili. Ako lang ang may kakayanan. Ito si Senator Bongo. Hindi nagsasalita. Ano ginagawa? Nagtatrabaho. O, di ba? Isipin nyo ha. Kayong mga taga Mindanao, isipin nyo ng mabuti. Nararamdaman nyo ba yung mga senador na ibinoto ninyo? Nararamdaman nyo ba? Hindi. Ito lang si Senator Bonggong nararamdaman natin, o, di ba? Eh, na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Ito ang inilaang budget para sa unang buwang operasyon ng malasakit center sa Sultan Kudarat. 3 million kagad, unang budget pa lang, o. Di ba? Natutulong sa mga tao dun. Nang weting, o. Grabe. Epekto ng COVID-19 pandemic, hindi natigil ang pagpapatayo ng malasakit centers, lalo't maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong. Ang ganda eh, di ba? Isipin mo ang ganda niyan. Ah, kaya ngayon ang tanong ko eh, sa mga, eto ha, lagi ko lang itatanong sa inyo mga nandyan sa Visayas at nandyan sa Mindanao, sino ang senador na nararamdaman ninyo? Ah, wag na ho yung ano eh, nararamdaman ninyo true balita, dakdak ng dakdak, puro balimpingan, puro ganyan, puro pamumuna sa pangulo, puro China, puro NTFL ka ang issue. Wag nang ganyan. Aanuhin mo yung issue ng China, aanuhin mo yung issue ng NTFL ka. Ang kailangan nyo tulong. Ito yun oh, ito yung senador na non-stop since naupo nung 2019, non-stop tumutulong. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, kaya talagang ipagmamalaki ko tong tao na ito. Bakit non-stop po ito tumulong? Medical. O sabi nga nito isa eh, parang nag-iisang senador ng Pinas eh. Hindi, kasi dito ka kayo magtataka ha. Ito, walang biro ito ha. Yung mga senador, nung panahon ng kampanya, naikot ang buong Pilipinas. Inabot nila kaduluduluhan. Ha? Mula Apari hanggang Jolo, gumaganon-ganon sila. Oh. 'Di ba? As in ganun. Nag-iitbulaga sila. Talagang dulo-dulo napupuntahan nila pagkakampanya. Oh, pero ngayon asa na? Ayun, nasa bahay. Bakit? Social distancing, work from home. Pati sila work from home. Anak ng tutsang public servant 'yan. Work from home. Public servant ka, work from home. Hindi ko mamahiya niyan. Oh. Kaya talaga ito, hindi porket ano ha, kilala natin, pero talagang number one, si Senator Bongo. Number two, si Mocha Uson. Talaga, alam nyo, asan si Mocha ngayon? Oh, ninyo, nakaraan, nasa Cebu. Nakaraan, nasa Iloilo. Ngayon, nandiyan sa Norte si Mocha. Oh, kita mo naman yung tao. Oh, saan ka pa? Parang si Senator Bongo eh. Ha? Hindi pa congresswoman niya si Mocha. Paano pa pag naging congresswoman niyan?
ko. Di ba? Kay Senator Bongo sa pamamagitan ng naturang pasilidad, hindi na maaaksaya pa ang oras at panahon ng mamamayan sa paglapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang humingi ng tulong sa tinawag niyang one-stop shop. Nandito na kasi ang opisina. Ayan, sabi ni Jezreel Likawan, pumunta dito si Senator Bongo sa lugar namin pero hindi kampanya ang pinunta. Tulong ang pinunta. True po ito. Witness po ako. O, di ba? Naalala niyo yung panahon na kay Pangulong Duterte kaya nanalo? Ha? Hindi naalala niyo noon? Kasi nga puro kwento ng mga tao, testimony ng mga tao na talagang tumulong. O, di ba? Department of Social Welfare and Development, Philippine Charity Sweepstakes Office at iba pa. Wala na pong dahilan para lalo-lalo na po sa mga mahihirap nating kababayan na hindi po sila matulungan. So, yan po ang Malasakit Center po. Batas na po yan na isinulong ko noong 2019. Nagpapasalamat din ang Sultan Kudarat LGU at Maguindanao sa pagbubukas ng Malasakit Center sa kanilang lugar na malaking tulong anila sa kanilang nasasakupan. In behalf of the province of Maguindanao, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Si Governor by Maria Magang Magudatato, okay yan eh. At nabigyan po ninyo ng pansin na magkaroon po tayo ng Malasakit Center. Sa ating kababayan na nakikinig ngayon, ganito po tayo kamahal ng ating presidente. Nagbigay din ng libreng vitamina, face mask, face shield. Oh, may vitamina pa. Ano kaya yung Calbit-C ba yun? Grabing promotion yan. Sorry, hindi po nagbayad ng Calbit-C sa akin. Talagang nagbigay lang ng tulong. Ang senador sa mga empleyado sa ospital na magagamit din nilang proteksyon kontra COVID-19. Meron ding ibinigay na 20 may bisikleta po. Iba talaga eh. Asan na yung ibang senador? Hello po sa mga ibang senador. Kanak-nakus there. Asan na yung mga ibang senador? Nasaan na kayo? Announcement po. Baka naman gusto nyo magparamdam ng konti. Bisikleta at computer tablets at mga sapatos ang senador. Dumiretso din kagad. Grabe, no? Kakilala ko to si Senator Bongo. Wala pa ako sapatos hanggang ngayon. Biro lang, Senator. It's okay. Hindi, ganyan na mga isipin mo. Yan ang mga sumusuporta sa gobyerno. Kahit walang natatanggap, talagang support tayo sa gobyerno. Isipin mo, ang dami nang nabigyan ng bisikleta, nabigyan ng sapatos. Hanggang ngayon, wala pa ako. Hindi ko naramdaman. Ano yun? Kasi nga ho, inuuna muna ibang tao, di ba? Si Drilon, tulog. Ay, pag ganun, grabe naman kayo. Senator Bongo lang masakalam, the best senator ever. Senator Bongo, bisyo ay mag-serve. Ay, correct ka dyan, madam. Palakpakan. Commercial para sa mga boys. Uy, napapasubo tayo yan. Ang senador sa munisipyo sa Sultan Kudarat upang mag- Sabi ni Desert Man Banjolat, labas lang ang ibang senador pag kampanya. Iyan nga, oy. Ito. Naalala nyo noon 2016 na nalo si Pangulong Duterte? Si Senator Bongo nag-iikot na. As in, nag-iikot na siya 2016 pa lang. Oh, noong 2019, nag-iikot pa rin siya. Tapos pinagbibintangan pa rin nangangampanya. Ano to, non-stop? Ang mga totoong nangangampanya, lumalabas lang yan pag malapit na ang eleksyon. Si Senator Bongo, since 2019, nag-iikot non-stop. Nakailang Malasakit Center na lahat ng Malasakit Center siya mismo nagbubukas, siya mismo opening, siya mismo nandun. Oh. Kaya ng ayuda sa 150 Islam o Arabic teachers, nakatanggap sila ng food bags, 3,000 cash assistance galing DSWD at iba pa. Kami po ay nagpapasalamat po sa binigay ni Bongo sa amin ng mga ostages dito sa Sultan Kudarat. Simpleng bagay man ang naibigay sa kanila. Malaking... Alam mo, ito eh, malaking, yung bagay na lang na umikot ka sa Mindanao, malaking bagay na yun. Kasi aside from ang dami mong pang pinamigay, ramdam mo yung sin... Kasi ang problema sa Pilipinas, ang akala nung iba, ang Pilipinas, NCR lang. Ang Pilipinas, Metro Manila lang. Hindi yan. Sir, mga ma'am, kahit sobrang mga media nakapokus dito sa Metro Manila, ang Pilipinas, marami ho tayong kababayan na hindi naaabot ng iba. Lalo na ho sa Mindanao. Meron pang norte, meron pang talagang todong sa south. Diba? Ang dami niyan. Iyon na lang na pumunta ka, malaking bagay na ho yun. Maiparamdam sa kanila na ang gobyerno nagfa-function para sa inyo. Yan ang ating gobyerno ngayon.
Siyempre sa pangunguna yan ni Pangulong Duterte, kasama si Senator Bongo. Tulong na anya ito sa kanila, lalo na ngayong panahon ng krisis. Mula rito sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Claudette Loreto, Pansabayan. Alam niyo, nakapunta na ako dyan eh. Noon, matagal, doon sa Sultan Kudarat. Nakapunta na kami, alam ko, nag-show pa nga kami dyan eh. Ang layo-layo niya, pero grabe ho. Alam mo yon, iba kasi, pagka kasi nandito ka sa Metro Manila, feeling mo, parang, alam mo yon, masyado kang sarado lang dito, di ba? Hindi mo maano. Eh, ang problema, yung mga media natin, sorry, pero totoo ito ha, yung mga media natin, ang binabalita lang yung nandito. Yung nakawan dito, yung holdapan dito, yung disgrasya dito. Yung mga, parang, ano ba, Pilipinas, dito lang ba? Ha? Dito lang? Hindi nyo na binabalita yung mga, hindi nga masyado nabalita yung ano eh, yung ginawa nung ano, yung pagsakop, itong huli lang. Hindi masyadong binalita, nakapokus sa China. Mas importante pa sa kanila yung China na issue kaysa dun sa nangyari dyan sa sinakop ng ano, ng isang, ng mga ano, ng isang terrorist group ba yun? O, di ba? Ang bihira. Pero pagdating ng eleksyon, ayan, ha? Yung mga politiko, ganyan ka, kapusta na, paikot-ikot na, di ba? Ay nako, iba talaga. Salamat, Senator Bongo, ha? From the bottom of our hearts, thank you very much for your help sa ating mga kababayan. Kasi alam nyo, remember this, rebellion is not just because of propaganda ng makakaliwa or propaganda ng ilang surbo, ilang extremist group. Kaya ho merong rebellion ay dahil ho hindi sila naaabot ng gobyerno. Yan ho isa sa kadahilanan. Pero dahil nga ho kay Pangulong Duterte at si Senator Bongo, naaabot tuloy sila. Napakagandang bagay ho noon, di ba? Oh, ayan ho, proud taga Sultan Kudarat. Oh, Banat Bay, si Jubelin Escobar. Palakpakan. Oh. Diba? Oh, ito nga, sabi ni Clown Prince, lahat ng iskinita napapasok ng politiko tuwing eleksyon, oh, 'di ba? Pero ngayon, asan? Work from home. Oh, ayan na, ayan na. Oh, kaya. Ah. Oh. Eto na, okay.